momentum based. Pinaka-example siguro natin sa naging laban kahapon ng Aurora na dinire-diretso na lang nila. For F-Cup naman, parang batak na sila pagdating dun sa mga palitan, oh, yung mga parang biglaan. Rawit lang sa may medalane. Mapaflinger out si Bjorn. First blood pa nga para sa kanya. Demon kahit isusunod na rin. Kyle TC with the kill. Unang dalawang kill para sa F-Cup. Na tayo sa T-Fight. But speaking of T-Fight, ginamit tayo dito na si Welcome. At matas start pa ngayon mga players doon. Habang nakuha pa yung Turtle. Ready Chase Garbida. Ginamit ni Demon kahit yung kanyang ultimate para makatakas. Edward naman ang mahuhuli. Apat na players ng F-Cup ang nandoon at biglang lumobong kalamangan. Sabay TTP pa si Fuse. Saan siya pupunta? Huhuli ang mahabol. Pero itong si Owen, hindi tinatantanan ang Aurora MLBB. Oh, ah. Napilitan tuloy mag-flicker out at siya naman ang bibigyan. Nagkakapalitan lang yung mga teams natin. So Owen's gonna be down. Para dito gamers to. Pero bago mag-late game, lilipad daw muna ang mga team dito ng Aurora. Kaya naman mapatay si Fuse dun sa gitna. Sakit ng damage even sa objectives. Ito na naman yung T5 na sinasabi natin. Demon kahit ginamit yung ultimate habang si Flap TC ang target nila. Kahit TC mag-dash in. Ginamit yung Circling Eagle para makatakas at mare-reset yung Turtle. Okay na reset yung Turtle pero itutuloy pa rin yung T5. Walang tatamaan yung Raging Sandcord. Kamuti ka na at wala rin tatamaan dito yung IMU. Medyo nag-aalangan yata si positioning ngayon dahil napakaraming naapektuhan nung dispersion ng Aurora MLBB pero may mahanap yata dito isa ulit si Flap TC. Parang hindi na talaga matatapos yung T5. Ginamit yung mga Jabomba. Kaya naman po tayo si Edward. Oh my goodness. Hindi na tayo makapag-discuss ng mga kaganapan outside. Panood na rin natin itong nangyari kahapon. Ayun na naman. Huwag na tayo mag-explain. Huwag na lang tayo mag-explain. Kamundi ka na naman si Boy. Doon sa may middle lane. So, ito totoo nga yung sinabi mo. Parang ang nangyayari dito tuloy-tuloy na tuloy, T-Fight na naman. O di nakakuha nila si Yue. Okay, objectives. Kailangan natin itong mataan. Ito na, speaking of objectives, talagang kinukuha na at sinisimula na ating mga players. Hindi mo kahit makakakuha yan, pero parang biglang nawala na lang bigla yung mga players. Rene J is down. Isama na si Edward. Tatlong patay sa side na Aurora. At bigla baka bumalaga dun sa harap nila. Tatamaan pa dito ng mga pa-vacuum. Ay, doors! Ang mga kids! Isama mo ba si Super Makmak? Tumama ang Renners! Dumadating na lang talaga bigla yung mga kalaban. Ginamit yung Donuts welcome at bigla na lang nawala si Rene J. And even Edward mabibigyan na rin. Wawashing-washing si Kyle TC pero Tore ang kukuhanin ng F-Cup. Papasok yata dito si The Hillman! Pero sasalubungin dito ang kanilang supposed setup play. Si Edward ang tatamaan. Rene J biglang nawala. At nakikita natin ngayon na kailangan dumepensa paunti-unti ng Aurora. Pero grabe ang teamfight capabilities nyo. Nang hindi kayo na kukuhaan ng magandang advantage katulad na lamang yan. Isa na namang magandang dispersion rate. Tapos may post-replay! Hindi ko na naituloy! Oo, that's a godlike kill. Talagang godlike kill. Para dito kay Super Marco, hindi pa daw siya okay dun sa damage niya na yun. Nag-build pa ng Blade of Heptasis. Hindi pa siya, ano dun? Hindi pa pala sapat yun. Ay, oo. Oh, so, oh. Ay, ito na. Oh. Biglang sumeta play si Owen. Mamatay dito si Edward. So we have three players left para sa side. Ang Aurora para dumipensa. Rene siya mamatay na rin. Yue is alone. At ang side naman ng F-Cup ngayon ang mananalo para sa game number 1. 11 minutes na pala tayo.